Hello guys, pag-usapan lang natin si Catherine Bernardo, binasted si Jericho Rosales, Aldin, naliligaw nga ba kay Catherine Bernardo? Yan kasi guys, ang ulat ng balita. Kaya nga naman pala guys, naglao umano si Jericho Rosales at hindi na natin nakita pang spotted silang dalawa ni Catherine Bernardo. Diba? Kasi guys, nauna nga naman kasi siyang naligaw daw. Pero, ayon naman guys, kay Jericho Rosales, magkaibigan lang daw sila. Ang interest lang naman kasi guys, ni Jericho Rosales, sa pagkakaalam ko, ay may balak yata sila guys, pagsamaan sa pinikula or teleserye. Kung ano nga naman guys, ang bet nila. Diba? Kasi alam naman natin guys, kung ano man yung mga idea ng kanilang gustong gawin. Kasi guys, kung hindi naman talaga sila comfortable sa kanilang ginagawa, siyempre napakapangit nga naman tignan yun. At lalo-lalo guys, paano kikiligin ang mga fans kung pangit ang kinalalabasan? Diba? At ayon naman dito guys sa balita, totoo kaya ang nakarating na kwento sa amin na very reliable source ng media na merong isang non-showbiz guy na sobrang porsigido ang panliligaw kay Catherine Bernardo. Alam nyo na siguro guys kung sino. Walang iba kundi si Mayor Mark na sinasabi ni Ogie Diaz na siyempre guys, nag-chat nga naman daw si Ogie Diaz. Tinatanong kung totoo nga ba ang mga kumakalat na issue sa social media. Siyempre, no comment daw itong si Mayor Mark kay Ogie Diaz. Hanggang sa nalaman talaga guys na solid din palang manliligaw ni Catherine Bernardo si Mayor Mark. Ang sabi pa dito guys, kaagad binasag ng source namin ang ilusyon naming may niligawan na mamagitan kina Alden Richard at Catherine. Alata raw na para lang yun sa pinikula nilang Hello Love Again, pero magkaibigan lang daw talaga ang dalawa. Kasi guys, yun talaga ang nililaw nila, diba? Yun kasi guys ang sinabi nila kay MJ Felipe. 2 months ago nga naman, noong in-interview sila ni MJ Felipe sa Calgary, Canada. Diba? At lalong-lalo na guys, syempre alam naman natin, sinabi ni MJ Felipe na hindi gawain yan na magkaibigan. Napaka-importante nga naman kasi guys, ng pagiging magkaibigan nga naman nila. Yun ang pinakauna guys, yun ang alam natin. At ang alam din natin guys, balak i-direct ni Alden Richard si Catherine Bernardo. Yun lang kasi guys ang lagi nating naririnig last 2023 noong kinakausap nga naman guys si Alden Richard ng media. At lalong-lalo na guys si Catherine Bernardo, kinakausap din naman kasi guys ng media kung may alam siya na pagsasamaan pa nilang dalawa ni Alden Richard or magkakaroon pa ba ng part 2 ang nasabi nilang movie. Yan kasi guys ang madalas nating naririnig umano last 2023. Ang sabi nga naman dito guys, ang sabi ng aming source, alamin na lang namin kung sino itong non-showbiz guy na wagas daw ang panunuyo sa aktres at pati sa pamilya nito. Ayaw na niyong magbigay ng clue sa amin kung politiko ba ito, mayaman, negosyante sa sport or sino, basta't hindi raw taga showbiz. Hindi kami sinagot kung masyadong privado ba ito si Guy. Ayaw nga kaming sagutin kung guwapo ba, basta't hanggang doon lang daw ang pwedeng ibigay sa amin na kwento tungkol kay Catherine Bernardo. Ibig sabihin pala nito guys, kahit na yung non-showbiz na naliligaw umano kay Catherine Bernardo ay nililigawan din niya ang pamilyang Bernardo. Tulad ng ginagawa umano guys ni Alden Richard.
At kitang-kita naman natin kasi guys, malaki ang chance ni Alden Richard tulad na lang guys sa kanyang kapatid na si Kate Bernardo at lalong-lalo na guys sa kanyang ina na si Mami Min Bernardo. Kasi sinasabi niya guys, mas gusto niya yung uli. At bet na bet niya nga naman kasi guys, yung uli. Diba? Kasi alam naman natin guys kung sino yung nauli. At kung sino guys ang nauna at ang ikalawa. Diba? Kasi guys, no, kung pagsasamahin natin lahat ng maliligaw ni Catherine Bernardo, mas bet nga naman kasi guys ng pamilyang Bernardo si Alden Richard. Lalo na guys, nagsama sila ng 1 month sa Canada. Dahil nga naman, meron nga naman silang shooting na ginawa umano sa Canada. At lalo-lalo guys, malaking bonus ito kay Alden Richard para sa dalawang manliligaw ni Catherine Bernardo. Hindi kami sinagot kung masyadong privado ba ito si Guy. Ayan guys, no? At masasabi pa rin natin guys na ang isang pakasing nasagap ng balita ay binasted daw ni Catherine si Jericho Rosales. Grabe nga naman guys ang balita dahil binasted na daw ni Catherine Bernardo si Jericho Rosales. Kaya nga naman pala guys, naglaylo na ito. Diba? Pagkakaalam naman natin kasi guys, si Jericho ay iwalay sa kanyang asawa. At lalong-lalo na, meron din siyang anak. Malaking pabor ang ginawa ni Alden Richard guys kay Catherine Bernardo. Kaya nga naman pala itong si Alden Richard guys, talagang malaki ang mga ginagawa niyang chance para lang mapasagot itong si Catherine Bernardo. Ika nga guys ni Ogie Diaz, ipagdasal daw natin kung sino ang pipiliin ni Catherine Bernardo at kung sino ang pipiliin ng pamilyang Bernardo. Kasi guys, alam naman natin ang makakasagot lang niyan si Catherine Bernardo. Alam naman natin kasi guys kung sino ang mas bet niya, 'di ba? Alam naman natin guys, ang body language kasi nila medyo kakaiba na, 'di ba? Alam din natin guys na more than 6 months na nanliligaw umano si Alden Richard. At siyempre guys, no, ang pagkakataon niya naman ay ibinigay na kay Alden Richard ang pagkakataon. Dahil sinulit nga naman nila ang pagkakataon sa Canada. At least malaking malaking bonus yun guys na nangyari kay Alden Richard para masolo niya nga naman guys si Catherine Bernardo. Talaga ang tadhana nga naman guys ang lumapit sa kanila. Ang sabi pa dito guys, naling ang dalawa pagkatapos ng breakup ng aktres kay Daniel Padilla, nanligaw daw talaga si Echo kay Catherine. Pero hindi raw umubra ang panunuyo ni Echo sa Asia superstar na si Catherine Bernardo. Ibig sabihin guys, kasi alam naman natin baka umayaw ang pamilyang Bernardo dahil siyempre guys, unang-una iwalay siya sa asawa at isa pa, meron silang anak. Yun ay hindi gustong mangyari ng pamilyang Bernardo sa kanyang anak. Kasi alam naman natin guys, kapag ang tao ay meron ng experience sa iwalayan tulad ng nangyari umano guys kay Catherine Bernardo, alam naman natin hindi naman kasalanan ni Catherine Bernardo ang mga nangyari. Kasi guys, paulit-ulit na lang at ilang beses na siyang nagbigay ng chance at pagkakataon kay Daniel Padilla. Kaso nga lang kasi guys, sumuko na ito. Hindi na kinaya talaga guys ni Catherine Bernardo. Kaya bumigay na ito guys. Siyempre guys, di na nga kaya, diba? Kaya nga naman guys, nakipag-iwalay na to. Kusa na siya guys, bumitaw. Kahit sabihin na natin guys, 11 years silang nagtagal. Kung hindi naman guys, inaalagaan ang kanilang relationship. Diba? Pagkatapos kay Catherine, si Janine Gutierrez na ba ang susunod na liligawan ni Jericho Rosales?
Yan ang update guys ng mainit-init na balita sa atin at nang ibinigay sa atin guys ng balita kung paano guys binasted ni Catherine Bernardo si Jericho Rosales ayon sa balita. At kung totoo man guys ang mga balita na ikinalat nga naman guys ng media at kung akaka nga naman guys kasi alam naman natin si Jericho Rosales ay nagsalita na rin na sila ay magkaibigan lang. Na alam naman natin guys na una na kasing nag-ayag umano si Catherine Bernardo na kung sino ang bet niyang makasama sa kanyang mga teleserye or movie. Siyempre guys, Papa P, Jericho Rosales at Dilma Santos. Baka pinag-usapan lang nila kung ano ang mga gusto nilang gawin pag sila ay nagsama.